Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po ako at ang aking buong pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa opportunities na muli niyang ipinagkaloob sa amin upang siya'y mapaglingkuran sa pamamagitan ng isang maalab na panambahan. Umpisahan po natin ang ating panambahan sa isang maikling panalangin. Aming Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Sa kabila ng lahat ng technicalities, ay ipinagkaloob mong muli ang opportunities for us to lead your church sa isang maalab na panambahan. Patnubayan at gabayan po ang bawat isa. Ipagkaloob mo pong aming ma-reach out ang aming mga kapatid na nangangailangang makapakinig ng iyong banal na salita. Patnubayan at gabayan mo po ang bawat isa. Tanggalin mo po ang lahat ng distraction ng kaaway. Pagkalooban mo po kami ng malinis na puso at isipan sa araw na ito. Maraming salamat po, O Lord. In mighty Jesus' name we pray. Yes, muli po kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Bago po natin umpisahan ang ating panambahan, ay nais ko po munang basahin sa inyo o i-share sa inyo ang isang talata sa Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Sa kabila po lahat ng technicalities na aming naranasan ay pinagkaloob ng Panginoong Diyos ang lahat ng provision na pangangailangan upang maisagawa ang fellowship leadership na ito. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos. Awitan natin siya sapagkat siya'y naririto ngayon sa mga oras na ito. Pinapatnubayan tayo at ginagabayan. Awitan po natin ang ating Panginoon. Kumilos at kumabay, wala sa'yo may pag-ibig.
mapapantay sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya't atin siyang patuloy na papurihan at pasalamatan sa isang awitin kung saan nais natin na linisin ng ating Panginoong Diyos ang ating puso upang tayo'y maging karapat-dapat na siya'y paglikuran. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo, atin pong ipanalangin ang hinain ng ating buong iglesia. Yes, aming Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito at patuloy mo po kaming pinapatnubayan at ginagabayan ng buong iglesia ng Lord of Life Christian Fellowship. Maraming salamat po sa inyo pong dakilang habag at ipinagkaloob mo ang makabagong teknolohiya upang patuloy naming maisagawa ang nais mo. Maraming salamat sa bawat participation ng aming mga kapatid sa pananampalataya, sa pangunguna ng coordinator ng online panambahang ito, kay Ate Joanna,
at kay Ate Janina. Thank you, O Lord, sa kanilang technical skills. Maraming salamat at binless mo sila ng kalakasan at willingness to carry on your will. Thank you po sa inyong dakilang habag, sa kalambutan ng kanilang mga puso, O Lord, sa kanilang pagtiyaga at pagpapagal upang ang gawain ito ay maipagpatuloy. Maraming salamat aming Panginoong Diyos sa patuloy mo pong pagpapatnubay at paggabay sa bawat miyembro ng iyong Iglesyang Lord of Life Christian Fellowship. Sa araw-araw mong pagpapatnubay at paggabay sa lahat ng daily provisions, sa kalakasan, kalusugan, pag-iingat and protection that you have always provided for each and every family, O Lord. Thank you, O Lord, sa kabila ng makabagong teknolohiya, ay patuloy mong inire-reach out ang bawat kapatid namin nangangailangan na mabahagian ng iyong salita. Lord, maraming salamat sa iyong protection, O Lord. Maraming salamat sa blood of the Lamb that you gave us through Jesus Christ our Lord, at ang makabagong angel of death of this generation, which is the COVID-19 virus, ay ina-allowed mo pong lampasan ang bawat pamilya na nananalig at sumasampalataya sa inyong dakilang habag. Sa mga pamilya naman po na naapektuhan ng virus na ito, ay tinataas po namin sila sa inyo, aming Panginoong Diyos. Nawa ay ingatan mo sila, proteksyonan at pagkalooban ng healing, O Lord. Reach on them with your healing hands and heal each and every one of them. Bless them with the wisdom that they need at ang kalakasan ng pananampalataya, sapagkat ikaw lamang ang tangi nilang kailangan sa mga oras na ito. Allow them to have the wisdom that they need according to your holy will. At aming Panginoong Diyos, tinataas ko din po sa inyo ang buong council ng iyong iglesia. Nawa ay patnubayan at gabayan mo po kami upang patuloy naming magampanan ang mga opportunities to serve your church, O Lord. Patuloy namin mapaglingkuran ang iyong iglesia according to your holy will ng may maalab na puso, O Lord, at may willingness to reach out to one another. May you, O Lord, unite us, bless us with your Holy Spirit, and allow us to serve you according to your holy will. Gayun din, aming Panginoong Diyos, ay patuloy namin tinataas sa iyo ang iyong mga missionaries, O Lord, na pinagkalooban mo ng opportunities to serve you sa lahat po ng bahagi ng mundo. Sa pangungunan ni Kuya Lem Castro, ni Chris Endoti, ni Eva Abad, ni Ilo Lord, at ni Belberania, patuloy mo po silang i-bless. Give them the willingness to serve you, and pagkalooban mo sila ng kalakasan, O Lord. Ingatan mo sila san man sila naroon upang patuloy nilang maibahagi ang iyong banal na salita at madala nila ang iyong pangalan san man sila naroon, O Lord. Maraming salamat, O Lord, sa mga gawain inatas mo para sa bawat churches, O Lord. Sa Doña Carmen Mother Church, sa Batasan Lord of Life Christian Fellowship Outreach, O Lord, sa Villa Beatriz at sa daughter church namin sa lugar ng Carisa, ang Lord of Life Christian Church. Nawa ay patnubayan at gabayan mo po sila ron, aming Panginoong Diyos. I-bless mo po ang bawat miyembro upang patuloy na maging maalab sa paglilingkod sa iyong walang hanggang pagpapala. Maraming salamat, O Lord, sa Tuesday Bible Group Studies ng Batasan, at patuloy kaming nagiging matatag sa kabila ng iba naming mga kapatid na hindi nakapagpa-participate. Ay patuloy mo kaming binibless, O Lord, and may you bless them as well, O Lord, and allow us to continue reaching out on them. Bless them with a clean heart, O Lord,
and continue on allowing them to feel your presence. Patuloy nilang mabatid ang iyong walang hanggang pagpapala. Maraming salamat, O Lord. At ang lahat ng ito, aming Panginoong Diyos, ay tinataas po namin sa iyo ng may pasasalamat at pagpupuri. In mighty Jesus' name we pray. In mighty Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Bago po tayo magpatuloy sa ating panambahan at bago tayo magpatuloy sa ating awitin, nais ko po muna sa inyong ibahagi ang sa aklat ng Psalm 139 verse 23 to 24. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Nais nating imbitahan ng ating Panginoon na tayo'y patuloy na siya sa atin upang tayo'y magabayan niya ng tama, ng may malinis na puso at isipan. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoong Diyos. You are
with you, my resting place is in your name. I've found my fortress in you, and my soul is anchored with you, my resting place is in your name. Aming Panginoong Diyos, sa araw na ito ay aming tinataas sa iyo ang itinalaga mong mensahero sa araw na ito. Tinataas namin sa iyo ang aming kapatid na si Joey Tumanon, patnubayan at gabayan mo po siya. Itago mo siya sa lilim ng iyong walang hanggang pagpapala at pahintulutan mong maihayag ang iyong banal na salita para sa bawat nakikinig o nanonood ng panambahang ito. I-bless mo po siya. In mighty Jesus' name, we pray. Amen. Dadako na po tayo sa bahagi ng ating panambahan kung saan na maaari nating mapakinggan ang kanyang mensahe. Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat. Lubos ang pasasalamat ko sa Panginoon sa pribilehiyo na muling makapagsalita at makapagbahagi ng kanyang mensahe sa inyong harapan. Tunay na mabuti ang Panginoon dahil tayo ay kanyang sinusustain at pinaprovide ng mga pangangailangan natin. Kamusta po ang bawat isa? Talagang gustong-gusto kong banggitin ang pangamusta sapagkat nakakamiss na makita kayo, makasama kayo ng personal. At talagang every time na may opportunity na kamustahin mo ang kaibigan mo, mga katrabaho mo, kamag-anak mo, it brings joy in your heart knowing that they are safe in this time of crisis. Ngayong umaga, sama-sama natin pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mensahe ng Panginoon na magmumula sa 1 Peter chapter 1 verses 14 to 21. Sama-sama po nating basahin at babasahin ko po siya sa Magandang Balita Biblia. Chapter 1 verse 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nabubulok o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig, at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos.
purihin ang pagbasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo. Aming dakilang Panginoong Diyos, salamat po sa salitang aming nabasa na aming pagbubulay-bulayan para mas lalo ka namin makilala, Panginoon. Lord God, gamitin niyo po akong instrumento para magbahagi ng mensahe niyo ngayong umaga. Dalangin ko rin po ang kaligtasan ng bawat isa at mangusap kayo sa puso at isipan ng bawat isa, Lord God. At naway makatugon kami sa nang naayon sa inyo sa mga mapapakinggan namin ngayon. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat, Lord. In Jesus' name, amen. Bago tayo tumungo sa ating mga punto, nais ko lang bigyan ng mixing background or idea tayo kung nasaan nagmumula ang ating teksto, saan ang galing. Ang sulat ni Pedro nagsimula sa pasasalamat sa Diyos dahil sa salvation na binigay niya through Jesus Christ. And that is in chapter 1 verses 2 to 6. Nagpatuloy si Peter by explaining to his readers that the trials that they are facing will refine their faith. That's in verses 7 to 9. And they also should believe this salvation despite the circumstances na pinagdadaanan nila. Because maraming in the past ang naniwala na. They believe God's plan of salvation even though they don't understand it. Even the prophets of old na sumulat ng mga ito, hindi nila nauunawaan pero sila'y naniwala. And now, this salvation has been revealed in Christ. That's in verses 10 to 13. Tapos, dito papasok yung ating tekstong binasa. And it is a response. It is in response to this great salvation presented to us by God. Peter commands the Christians before and us now to live a holy life, to reverently fear and trust God, to be honest and loving, and to become Christ-like. Dahil dyan, ang mula sa ating paksa na ang masunuring mga anak ng Diyos, magpo-focus tayo sa pag-alam ng mga batayan ng pagiging masunuring anak ng Diyos. Meron tayong tatlong punto. Ang unang batayan ng pagiging masunuring anak ng Diyos ay dapat namumuhay ng may kabanalan. Living a holy life. Pangalawa, reverently fear God. Mayroong taimtim na paggalang o pagkatakot sa Panginoon Diyos. At ang panghuli, trusting in God. Nagtitiwala sa Diyos. Dako tayo sa unang batayan ng pagiging masunuring anak ng Diyos. Living a holy life. In chapter 1 verses 14 to 16. Our holy God expects us, His children, to imitate Him by following His high moral standards. Kaya naman, since we are expected to become holy, dapat we should not let our lives be controlled by our own desires. Hindi na tayo yon. Iba na ang dapat nagkocontrol ng buhay natin. And since we are expected to live a holy life, we must be holy in everything we do. And ito yung pinaalala ni Peter as he goes along sa 14 to 16. Sabi sa verse 14, bilang masunuri mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan na ang kanyang mga anak ay hindi
na dapat magpapatuloy sa pamumuhay tulad ng dati. Pamumuhay kung saan puno ng selfish desires. Sarili ang nagpapatakbo at hindi ang Diyos. Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. Dahil ang katotohanan, kahit na tinanggap na natin sa ating buhay si Kristo, kahit tayo ay mananampalataya na, ang nakakatakot is maaari pa rin or may pagkakataon pa rin na tayo ay malilihis o matatangay pabalik sa dati nating mga gawain. Kaya ganito na lamang ang paalala na ni Pedro na kung tayo ay magiging masunuring anak ng Diyos, hindi na dapat tayo bumabalik pa sa dati nating nakagawian. And instead, we should allow God to change the way we think every day, araw-araw. Dahil it's a constant battle habang tayo ay nandito sa mundo. Mahalaga din na tayo ay patuloy-tuloy sa paglago sa ating knowledge about God. Sapagkat meron na tayong pagkakaunawa tulad ng nabanggit sa teksto. Pagkakaunawa sa bagay na makalangit at mga bagay na tungkol sa Diyos. Kung dati nalilito tayo, hindi natin naiintindihan kung bakit kailangan sumunod, kung bakit dapat taimtim na sumunod sa Panginoon. Ngayon that we are clothed with a new self, bago na dapat ang takbo ng ating pag-iisip. Dapat nauunawaan na natin ito. And if not, we should constantly feed or grow in knowledge of God. Ano-ano kaya yung mga pagkakataon na maaaring maghatid sa atin pabalik sa dati nating mga gawain or mag-trigger for us to conform to this world? Siguro naisip ko peer pressure. That is the first thing na pumasok sa isip ko. Peer pressure sa kaibigan, sa trabaho, kahit saan kang pagkakataon, sitwasyon na nandun. Basta yung peer pressure that will make you compromise para lang makiayon ka, kumbaga makiblend in ka or pakikisama mo. Diba? Yun yung word, pakikisama. Sige na, para lang masabing, wala na silang masabing iba. Siguro, maaaring mag-trigger din is yung mga problema sa buhay. It can be money problem, it can be personal, something personal, family problems, or work problems. And in relation to that, since you're facing difficult problems or trials in your life, nawawalan ka ng motivation to continue or to be obedient doon sa inuutos sa inyo ng Panginoon. Nawawalan ka ng motivation to read your Bible, to feed your spirit with the words of God, to have fellowship. Sanga-sanga na siya eh. Pag wala kang motivation because of these factors, unti-unti pabalik ka na dun sa dati mong nakagawian. And siguro yung huli is whenever we distance ourselves from God, again, it could be because of different factors. It could be sin or lack of motivation, problems, all summed up. And habang nilalayo natin yung ating sarili sa Diyos, palapit naman tayo ng palapit doon sa dati nating pagkatao.
Ngayon, paano natin maiiwasan yung mga ganitong pagkakataon? Or paano natin mapagtatagumpayan yung ganitong pagkakataon? Pero sinabi sa Romans 12:2 na we should or we must be transformed by renewing our mind. By renewing our mind. And we should let God take control, change yung entire na pagkatao natin. Not just the way we think, the way we talk, and the way we act in front of different people. Sapagkat, ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Kaya dapat, we should allow God to change us. And siguro dapat araw-araw nating piliin na maging sentro ng buhay natin ng ating Panginoon. Araw-araw. Conscious decision to make God the center of our lives. And that has to be done every day. Ang pangalawa na naisipunto ni Pedro ay ang pamumuhay ng banal ay dapat nagpapakabanal sa lahat ng ginagawa. Sabi sa verse 15 to 16, dahil ang Diyos ay napumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Nais kong basahin yun sa Leviticus 11, verses 44 to 45. Sabi dito, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ay naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako ay banal. God wanted His people to be holy. And when He said, holy, these people are set apart, different, and unique. Because He is holy. And alam ng Diyos that the Israelites back then had two options. It's either they become holy and separate from the others, or to compromise with their pagan neighbors and become corrupt. That is the very reason why God called the Israelites out of Egypt and set them as a unique nation. Also, that is the same reason why God designed a law and designed laws and regulations to help them, to help the Israelites remain holy socially and spiritually. And tulad ng mga Israelita, tayo ay tinawag ng Diyos para maging banal din. And tulad rin ng mga Israelita, we have the same option. It's either to remain separated, to remain holy, just as God is holy, or to compromise or to conform to this world. Mga kapatid, alam natin na ang task na ito, ang paggawa ng pagiging banal sa lahat ng ginagawa natin ay hindi madali. Mahirap siya, lalo na tayo ay nandito pa sa mundong ito. Pero, hindi na tapos doon. Sapagkat mabuti ang Diyos, hindi niya hahayaang gawin ito, gawin ang pagpapakabanal sa lahat ng mga ginagawa, ng mag-isa lamang. In Colossians 1:22, ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon
ay maiharap niya kayong kabanal, walang kapintasan at walang dungis. Dahil sa kamatayan ni Kristo, He will represent or He will present us holy in God's sight. Justified. Parang on our behalf, Jesus is vouching for us without blemish and free from any accusations. Not only that, God gave us the Holy Spirit. The Holy Spirit to help us obey Him and to give us power to overcome sin. Bilang masunuring anak ng Diyos, dapat tayong magpakabanal sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng ating ginagawa. Sapagkat becoming Christ-like is a very strong testimony to others and to other believers. Maganda rin alalahanin natin na ang pagiging banal or paggawa ng mga banal na or holy things, kumbaga hindi mo masasabi na sa sarili mo, hindi ikaw makapagsabi na ako ay banal na tao. Dapat ang ibang tao ang makapansin nito. Paano? There are fruits of the Holy Spirit. And if these fruits are evident, visible in your life, then you can say that God really renewed me and I am living a holy life. What are those fruits of the Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo sa kaisipang ito. Pero isip ko na madaling magpakabanal sa harap ng kapwa or kasama ng mga kapwa mananampalataya. Mga mananampalataya na. Kaya naman challenge sa atin na manatiling holy kahit sa harap ng ating mga kaibigan na hindi mananampalataya, kahit sa harap ng ibang tao, kahit hindi linggo. Kasi every day dapat nating ginagawa ito. As God's obedient children, pero dapat we should make it a habitual obedience sa Panginoon. And it would help by asking the questions, what would Jesus say if He is in this situation? What would Jesus do if He is in this situation? Ito ang unang batayan ng pagiging masunuring anak ng Diyos. Ang pamumuhay ng banal. Ang pangalawang batayan ng pagiging masunuring anak ng Diyos ay fearing God reverently. Sabi sa NIV, live your lives as strangers in reverent fear. In dictionary, reverent means feeling or showing deep and solemn respect. Now when you say reverent fear, this is not the fear of a slave for a ruthless master. Instead, it is the healthy respect of a believer for the all-powerful God. And when you are reverential, you are treating someone or something with a lot of respect. And so when we are reverent or we are
feeling reverent fear for the Lord, we are giving a lot of respect for Him. Simply because God is the judge of all the earth. And we should not ignore Him or treat Him casually. We should not assume that our privilege status as God's children can give us freedom to do whatever we want. And we should not be like a spoiled children of God. Instead, we should be a grateful son who love to show respect to our Heavenly Father. Muli, meron dalawang punto sa in fearing God reverently that would help us understand it better. Sabi ni Peter sa verse 17, walang tinatangi ang Diyos, pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa ginawa nito, at dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Why do we have to feel reverent fear for the Lord? And that because siya ay ama natin. Kung paano natin nirerespeto at iginagalang ang ating mga ama at ina dito sa mundo, mga ating mga magulang dito sa lupa, ay siya ding dapat na paggalang at respeto na ibinibigay natin sa Diyos. Tayo ay may father and child relationship with God dahil sa biyaya at sa biyaya niya at ang ating pananampalataya kay Kristo. Pinatutunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Ang isa sa mga patunay ay mababasa natin sa Romans 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang ating ama at ang mga magulang ay masaya kapag tayo ay may magandang natatamo sa ating buhay, sa ating trabaho man yan o pag-aaral. They feel proud whenever we achieve something or we accomplish something. Gayun din, they feel bad, they feel sad whenever we feel failure or rejection or something bad. Nagagalit naman sila or kapag tayo ay may nagawang hindi maganda. At sila din ay nagpaparusa kapag tayo may hindi ginagawang maganda at patuloy-tuloy natin ginagawa ito. Pag nadi-disappoint sila, and this is the corrective actions na meron or na ginagawa nila to keep you and to for you to remain obedient sa kanila. Ang Diyos Ama natin ay kagaya rin nila. Siya ay natutuwa sa tuwing tayo ay may mga accomplishments. Siya ay napipighati kapag tayo ay nalulungkot dahil sa mga kabiguan sa buhay. Siya din ay napipighati kapag tayo ay may nagagawang hindi maganda. Nalulungkot siya. At siya din ay may kakayahang magparusa kapag tayo ay magalit at magparusa kapag tayo ay may nagawang hindi maganda at patuloy-tuloy natin itong ginagawa. Ganito ang sinasabi sa Hebrews 12 verses 4 to 11. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat ang dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap
bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang dahil diyan iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ibubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Magsilbi nawa itong encouragement sa atin sa mga panahon na feeling natin ay dumadanas tayo ng kaparusahan or pagtutuwid mula sa ating Panginoon. Dahil ito'y nagpapakita lamang na tayo ay kinikilala niya ang tunay ng mga anak. At dahil dyan, dahil sa ginagawang ito sa atin, pinapakitang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama, ginagalang natin at nire-respeto siya bilang Ama. Ang pangalawang punto kung bakit dapat tayo'y mayroong malalim na paggalang o reverent fear sa ating Diyos Ama ay dahil sa mga sakripisyo niya para sa atin. Sabi sa verses 18 to 20, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo na walang kabuluhang sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kung hindi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang bati at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Unang sakripisyong ginawa para sa atin ng Panginoon ay ang pagtubos niya sa atin mula sa walang kabuluhang pamumuhay. Pamumuhay na in-inherit natin o minana natin sa ating mga magulang or mga ninuno. Sabi sa Ephesians 4:17 to 20, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Hindi ba't nabanggit sa mga naunang sa verse 14 to be exact na meron na tayong pagkaunawa. Hindi na tayo tulad ng dati. And it goes to show na hindi na tayo mangmang katulad ng dati. And that was the sacrifice or that doon tayo tinubos ng ating Diyos Ama. Yun ang ginawa niya unang-una para sa atin. Pangalawa,
na nabanggit ay ang pagtubos niya sa atin. Diba? Kung ang mga alipin ay tinutubos sa pamamagitan ng salapi or mga gamit, mahalagang gamit, mga alahas. Kung ang mga kinikidnap ay nare-retrieve or naibabalik sa kanilang pamilya through a ransom of money, ang ginamit na pangtubos sa ating mga kasalanan ay kakaiba. It's a precious, precious blood of Jesus Christ. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang sariling anak. Sabi sa Romans 6:6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamamatay ang ating kasalanan, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sabi rin sa Colossians 2:13-14, kayong dati patay sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Walang ama na o magulang na hindi handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. And nung bata pa ako, hindi ko lubos, it doesn't make sense to me. Hindi ko lubos na unawaan ng mga bagay nito. Pero syempre, as we grow up, parang kita ko, naging saksi ako ng pagtataguyod, kung paano kami tinaguyod ng aming tatay, ni itay at ni inay. At talagang hangang-hanga kami, ako personally, how they brought us up kung nasaan kami ngayon. And kung talagang dahil pinahahalagahan ko yun, talagang nahihiya akong hindi sumunod sa kanila. Diba? Kung nakita mo kung paano kapahalagahan, kung paano magsakripisyo sa iyo ang isang tao, ang iyong magulang, andun yung parang hiya na hindi mo masuklian ng paggalang, ng respeto, ng pagsunod ang ginawa nila para sa'yo. At ganito rin sana maramdaman natin towards God nang siya, nang gawin niya ang mga sakripisyong ito para sa atin. Ang pangatlo, at syempre, masasabi ko rin na dahil ako ay meron ng sariling pamilya, talagang ngayon ko masasabi talaga na wala akong hindi kayang gawin din para sa aking pamilya at sa aking anak. Talagang sakripisyo, lahat gagawin mo. Pangatlo is, tayo ay itinubuos ayon sa plano ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. Hindi ba? Ang ganda sa pakinggan na tayo, ikaw at ako, eh, parte pala ng plano ng Panginoon. Parte ng plano na iligtas kahit na wala pa man tayo, hindi pa man nililika ang lahat. And what a comfort, diba? And we can say that for the Israelites or the Jewish believers that God included them sa plano niya na iligtas sila. Sa planong pag-alis sa kanila sa Egypt and paghirang sa kanila bilang unique nation, hindi siya backup plan na sakaling mag-fail ang plan A. It was
part of the original plan since the beginning. And you and me, lahat ng anak niya ay parte, kasama sa planong ito. At dahil dito sa ginawang ito ng Panginoon, hindi ba't karapat dapat siyang purihin, sambahin, respetuhin, at galangin? Ito ang pangalawang pamabatayan ng pagiging masunuring anak ng Diyos. Dapat may malaking paggalang, may respeto, at may takot sa Diyos. Ang ikatlong batayan ng pagiging masunuring anak ng Diyos ay ang nagtitiwala sa Panginoon. Trusting in God. Nais kong muling kamustahin kayo sa mga naganap ngayong 2020. Kamusta po ba ang pagtitiwala nyo, pagtitiwala natin sa Diyos? Buo pa rin ba ang pag-asa na meron ka sa Kanya? Buo pa rin ba ang paniniwala at pananampalataya mo sa gitna ng iba't ibang trahedya, iba't ibang mga kaganapan sa taong ito? Talagang marahil, talagang lahat tayo naapektuhan, hindi lang sa Pilipinas but all over the world. Nag-iba ang takbo ng mundo. And milestone probably sa iba na may experience ito. Once in a lifetime experience na ang new normal. Sino ba ang kilala natin na buhay pa na naka-experience ng something different or out of the ordinary dito sa mundo? And marami talaga naapektuhan, greatly affected dahil sa pandemic. Marami yung affected financially, maraming nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, humina yung negosyo nila, nagsara, at talagang nag-struggle dahil may mga pamilyang binubuhay at hindi alam kung saan kukuha ng income na pagsustenso sa araw-araw na pangangailangan. Ako po personally, talagang kami mag-asawa, we find talagang joy sa pandemic na ito. Because God is showing His mercy, He is showing His faithfulness to us in spite yung situation. Since nag-lockdown noong March 17, kami ni Carla ay working from home. And talagang very privileged din kami sa employer namin dahil tuloy-tuloy yung aming source of income through our salary. And may mga benefits din kami na nakukuha, like pag-shoulder ng internet bills, portion of the electric bill. And of course, above yung mga perks na yon, there are also perks na nakuha namin working from home. Noong una, talagang di namin makita yung ano ba yung ikatutuwa mo sa sitwasyon na may pandemic sa buong paligid. But then, yung mga little things like being able to spend each day with our son, Josiah, and watching him grow right before our eyes, catching all of the milestones na meron siya or na naganap sa kanya at his young age. Those are precious moments na hindi na namin magbabalik if we were not working at home. And parang nakakatawa dahil talagang amazing si Lord.
And dahil talagang sabi nga namin, there are things to be thankful for. There are things that that you can still appreciate sa ganitong sitwasyon. Sabi ko, sinasabi ko lang lagi, magtitiwala tayo lagi sa Panginoon dahil sino pa ba ang parang wala na kasi, wala ka ng ibang pwede pang panghawakan dahil yung pera, lahat naging meaningless. Yung mga garang sasakyan, mga gadget, mga gandang damit, all of these things became worthless because of this situation. And na-reveal lang talaga yung tanging kailangan natin sa buhay and itong kakakapit sa ating Panginoon. Nagtiwala lang tayo that He is still in control and He is still working in our lives kahit na may pandemic. And very thankful din ako personally dahil despite the situation, may mga plano kami pansarili as a family. And ginagabayan, nag-work pa rin si God even with our plans. Talagang I was given the opportunity to apply for a promotion, internal promotion. And then it was actually not unexpected, but qualified naman ako dun sa criteria. So I grabbed the chance to apply. And took a couple of months before the results. But yeah, ang galing lang. Dahil alam ni God na may yung mga expenses. And ayun yung sagot niya. And yung may bago kami pinagkakabalahan na for expenses din, pinoprovide niya rin kami. Hindi successful agad, but little by little, nag-work siya. Malamang, alam ko sa inyo, meron din kayong ganitong karanasan. Just try to look for something within. Something small, something little but precious moments sa ganitong sitwasyon na nasa bahay lang tayo. Instead of complaining, ranting, asking, demanding, let's just hold on to God and be thankful for those little things na ginagawa niya pa rin. He is working and hindi natutulog ang Diyos kahit sa ganitong sitwasyon. Sa ating pagtatapos, nawa ang mensaheng ngayong umaga ay magsilbing paalala at hamon sa atin na kahit anumang sitwasyon ng buhay natin ngayon, dapat pa rin manatiling masunuring anak ng Diyos. Alalahanin natin ang mga batayan na ibinigay sa sulat ni Apostol Pedro. Una, ang masunuring anak ay dapat namumuhay ng banal. Siya ay dapat nagpapakabanal sa lahat ng ginagawa at hindi nakikiayon sa mga hilig ng dating pagkatao. Hindi nakikiayon sa takbo ng mundo. Pangalawa, ang masunuring anak ng Diyos ay dapat gumagalang at rumirespeto sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang ating Ama at siya rin huhusga, siya rin ang hukom ng lahat. Dahil sa kanyang mga ginawa para sa atin. Sa kanyang pagtubos mula sa buhay na minana natin sa ating mga ninuno. Dahil sa paraan ng pagtubos niya sa atin, through the blood of Jesus Christ, at dahil sa
pagsama niya sa plano ng kaligtasan, pagsama niya sa atin sa plano ng kaligtasan, bago pa man magsimula ang lahat. At ang panghuli, ang masunuring anak ng Diyos ay dapat nagtitiwala sa Kanya. Dapat umaasa at nananampalataya sa Diyos at wala ng iba. Nais kong magtapos sa talatang ito, sa aklat ng Mateo, at naway magsilbi itong encouragement at the same time, reminder din sa atin, warning that God is serious because pag dumating yung takdang panahon, ito yung mangyayari. Sabi sa Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang mga taong lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Samahan niyo po ako sa mixing pananang. Aming Panginoon Diyos, salamat sa mensahe niyo sa amin ni umaga. Patuloy ka namin pinupupurihan at pinasasalamatan, Lord, sa pangungusap niyo sa amin, Lord God. And Lord, thank you sa ginawa niyo para sa amin. And nawa talagang magkaroon kami ng malalim na paggalang sa iyo, Panginoon. At nawa talagang masunod namin maging obedient children nyo kami, Lord God. Makapag-develop kami ng habitual obedience towards you, Panginoon. And nawa, Panginoon, talagang sa iyo lang kami magtiwala. Especially sa panahon na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat at nagpapasalamat po ako sa mensaheng ipinarating sa ating ngayong umaga. Kung kayo po ay isang Kristiyano, mananampalataya na naniniwala kay Hesukristo, inaanyayahan ko po ngayon na sumali ngayon at sabay-sabay po tayo mag-communion habang ipinapayag natin ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Tuwing ginagawa po natin ang communion, nais ng ating Panginoon po na dapat aalalahanin natin ay yung sakripisyong ginawa niya po sa kanyang buhay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan at sa kanyang muling pagdating. Ang ating dakilang Panginoon bilang isang hari na hahatol po sa ating lahat. Babasahin ko po ang 1 Corinthians 11:26 po. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Handa ba ho tayo mag-communion? Namumuhay ba tayo ayon sa nais niya? Babasahin ko po sa 1 Corinthians 11:27-29 po, sabi. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, siyasatin po natin mabuti ang ating sarili. Suriin po natin, baka may nagawa po tayong
kasalanan o baka may gumagambala po sa isipan natin, ihingi po natin ng tawad ito sa ating Panginoon ay yung mga nagawa nating pagkakasala. Ihanda po natin ang sarili natin na banal sa harap ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang to, Lord. At alam ko, Lord, na mahina po kami at kuminsan gumagawa kami ng mali o pagkakasala na hindi po namin nais to. And I pray, Lord, na talagang patawarin nyo kami sa lahat ng mga kasalanan na ginagawa namin. Tulungan nyo kami, Lord, na magbago. Tulungan nyo kami na alisin lahat ng mga maling ginagawa namin sa buhay. Patawarin nyo kami, Panginoon. At tinataas namin na talagang humingi kami ng tawad sa inyo, Lord. Alam namin, Lord, na kayo ang tumutulong sa amin, nagbibigay ng buhay, at tinutulungan lumago, Lord, at lumapit sa inyo. Maraming salamat sa pagmamahal nyo at lahat po ito, tinataas ko sa mayroong pangalan ni Jesus. Amen. Ang banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Mga kapatid, nakagawian po natin na baka meron kayong nahihanda na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon, Yesu Kristo, tulad po ng tinapay o baka biskwet. Gawin po natin. Pire-piresuhin po natin at bigyan po natin lahat ng mga kasamahan natin sa bahay. Kung hawak niyo na po, mga kapatid, alalahanin po natin ang pagbibigay ng buhay ng Panginoon Hesus Kristo para sa atin sa krus sa ating pagkain nito. Sabayan niyo po ako, kumain po tayo. Matapos po magapunan, dumampot ang Panginoon Hesukristo ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo, tuwing iniinom ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Mga kapatid, kung anuman meron kayo dyan na sumisimbolo sa dugo ng ating Diyos, sa dugo ang binibigay ng ating Panginoon Hesukristo para sa atin, ito ay iinumin po natin. At aalalahanin po natin na ito ang simbolo ng bagong tipan na meron tayo sa pamamagitan po ni Kristo. Inumin po natin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay ninyo, anak, bilang itubos ang aming kasalanan. Patawarin niyo kami, Lord, sa lahat ng mga kasalanan namin, sa lahat ng mga ginagawa namin, at paulit-ulit, Lord, humingi kami ng tawad sa inyo. Lord, baguhin niyo ang buhay namin. At gusto namin talaga lumapit sa inyo at saka maibigay ang buhay namin sa inyo, Panginoon. Tinatanggap namin kayo bilang tagapagligtas ng buhay namin, Lord. Sinusurrender po namin ang buhay namin sa inyo. Maraming salamat, Lord, dahil alam kong nandiyan kayo. Yung pagmamahal niyo talagang binubuhos niyo sa amin. At alam po namin, darating ang panahon na makakasama namin kayo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat po na to at lahat po ito tinataas ko sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga offerings at tithes sa ating LOLCF bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa Bank of the Philippine Islands o BPI, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 228-3100-831. Para naman po sa Banco de Oro o kaya naman ay BDO,
Ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 0022-102-92774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com/LOLCFOfficial. Maligayang karawan po sa mga sumusunod. Magandang umaga po sa lahat. Sumainyo ako sa aming panalangin. Salamat po Panginoon sa mensaheng pinarating sa amin ngayong umaga. Kung paano ang wastong pag-uugali ng masunuring anak ng Diyos. Tulungan po kami Panginoon bilang iyong mga anak na patuloy ka namin tularan, patuloy ka namin igalang, at patuloy kaming manampalataya sa iyo Diyos sa kabila ng aming mga pinagdaraanan ngayon. Bilang mga anak ng Diyos, tulungan mo kaming maging masunuri sa mga itinadhana ng mga pinuno ng aming pamahalaan. Patuloy kaming sumunod sa mga alituntunin ito upang kami po ay makaiwas sa sakit ng COVID. Maraming salamat po dahil sa kabila ng maraming pagsubok na aming pinagdaraanan, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy kayong nagbibigay ng kaaliwan sa aming pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang bisyo ng ating Panginoon. Naway lubusan kayong babanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat at tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Bago po tayo magtapos, ay muli po nating awitan ng Panginoong Diyos at kami po'y nagpapasalamat sa dakilang habag at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Nakasama po namin si Tatay Rudy sa pangunguna ng panambahan. Maraming salamat po. Patuloy po nating panabigan ang presensya ng ating Panginoon. Awitan po natin siya.